Hello guys, welcome to my vlog. Ayun guys, bali may inaayos tayo ditong amplifier. Debut yung brand nito guys. Ito siya. Ayun, nakalagay dito 750 watts times 2. Pero guys, ewan ko lang kung totoo siya. No. Ayun, so bali sa dami-dami na darating sana ngayong araw. Ito pa naman yung dumating dito sa ating shop. Bali ang kainisan ko lang dito guys is itong kanyang design. Mahirap kasi siyang ayusin kasi nakapagitna kasi itong heatsink. Ito guys, kung makikita nyo, nakapagitna yung kanyang heatsink. Ayun, so bali ito siya guys. Titignan natin dito sa ito, ipapakita ko dito sa kanyang ano guys, sa likod. Ayun guys, kung makikita nyo yung mga pyesa doon sa ilalim, may mga maliliit na transistor dyan, so kailangan talaga nating i-check. Ito na guys yung kanyang board, natanggal na natin doon sa kanyang kaha. Ito siya guys, kailangan talaga natin tanggalin itong heatsink para matrouble natin kung saan ba yung mga sira dito sa kanyang mga driver. Ito guys, so bali dito guys, natapos na natin. Ito kasi meron siyang sira dito na kinain ng kalawang. Kung makikita nyo dito sa likod, ito guys, nailagay ko na sa likod yung mga transistor. Ay kasi yung kanilang mga pin guys, merong putol, kaya hindi na natin mahinang kapag doon natin sa ilalim, doon natin sa likod, hindi na kasi makaabot yung pin dito sa board natin. Bali ito siya guys, problema kasi nito ni customer, naulanan kasi ito doon sa kanilang bahay. Ito may sira pa dito na power transistor. Ito guys, sa pag-aayos din ito guys, wag yung power lang ang i-check nyo. Mag-focus din kayo dito sa kanyang driver. Alam nyo kasi guys, sa pag-aayos ng amplifier, ito yung MOSFET na ito. Importante guys, dapat ma-check nyo rin yan pag naputukan kayo ng power transistor. So ito guys, naputukan siya ng fuse. Pag naputukan niya ng fuse guys, sigurado ako, pag naputukan tayo ng fuse, sigurado talaga may sira talaga doon sa power transistor. Ayun, depende na rin yun guys pag masyadong sunog na yung fuse nyo at saka dito. So kailangan nyo rin i-check yung mga maliliit na transistor. Ito guys, bali mag-focus kayo dito sa dito guys, dito yan, i-check nyo yan lahat. Bali minsan kasi guys, pag mayroong sira dito na yung malaliit na transistor, nagkukos din yan ng ugong sa ating speaker. Ayan guys, so bali lalagyan natin ito ng supply. Okay lang guys yung 16 volts or 14 volts muna ang ikabit natin kasi i-check natin, susukatin natin yung voltahe dito sa power transistor, yung kanyang negative at saka positive na supply.
susukatin natin yung supply, guys. Yung isusupply ko dito, itong 18 volts. Test natin. Ito guys yung kanyang negative 18. Susukatin din natin doon sa negative. Doon sa positive, guys. Ito, meron siyang positive 18. Bali, ang supply talaga nito is 34 volts. Bali, gumamit lang tayo ng... Ginamit lang natin yung mababa na supply. Para kung may uusok dyan, at least hindi siya masusunog o mag-aapoy talaga. No. Ayun guys, bali okay naman yung supply dito sa relay. Dito yung speaker output natin. Ititest natin kung may lalabas dito na boltahe. Kasi guys, pag may lumalabas dito na boltahe, kahit mataas pa, mataas siya sa 10 volts AC-DC, ibig sabihin guys, may problema pa yung amp natin. Pero ito guys, wala namang lumabas na supply dito sa out ng amplifier natin, dito sa audio out. Nilagay natin sa AC. Guys, wala tayong na-test na, wala tayong nasukat dito na supply. So, ibig sabihin nito, okay na yung circuit ng ating amplifier. Pwede na natin ikabit yung ating power transistor. Kasi okay naman yung ating circuit dito. Ngayon guys, bali ni-cut lang natin yung video para madali. Naglagay tayo ng lead dito sa ating ground ng speaker natin. So yung test probe ng ating negative ng ating test probe, guys, dito natin sa ground ilagay, or pwede na rin yung positive, kasi yung output ng ating amplifier AC-DC. So gumamit tayo ng analog para makikita nyo kung meron na ito siyang audio, kasi nakabit na natin, nailagay na natin yung tawag dito guys, power transistor. So makikita nyo yung pumapalo-palo yung ating test point pag hinahawakan natin yung signal ng amplifier. So dito tayo sa out ng positive ng ating amplifier out. So ilagay natin sa kahit sa DC or AC guys. Dito lang tayo sa pinakababa, mababa na 10 volts AC. Ay nako, nakakalimutan ko. Sira pala yung tester ko. Wala siyang AC. Wait lang guys. Ilipat natin sa DC. Ayun guys, kung paglaruan natin itong signal dito, ganyan-ganyanin natin, makikita nyo papalo yung ating test point. Ayun guys, titignan nyo. So, ibig sabihin yan, okay na yung amp natin. So, ayun guys. Ayun. So, meron siyang signal, malakas na yung kanyang signal. At saka, thank you.